halos di kakausapin, di binibigyan pansin sang ihip ng hangin. Ang nagbulong ng pag-ibig, di man narinig. Ang puso ko'y sadyang naglalambing, di mo lang napapansin. Ikaw lang ang tanging mahal, asahan. Sa'yo ay tapat kahit ano pa man sabihin nila. Hindi na magbabago, pag-ibig ko'y sayang sa'yo. Pagkukunwari lamang ang lahat ng ito, ang nais talaga mangyari ng inyong master ay tanghalin siya pinakamataas na pinuno para sa kanyang pansariling kapakanan. Kaya nga lang, sa oras na hindi maiiwasan magkaroon ng problema, may gagawin siyang masama. Magugulat na lang tayo dahil papaslangin niya tayong lahat pagkatapos niya makatakas. At tayo, pasasabugin niya. Sa isang iglap, magiging abutahin lahat. Isang masaklap na katapusan. Yan ang igaganti sa atin ng mahal niyong si Don Adolfo. Papa, magsalita ka naman! Sabihin mo sa kanilang lahat na nagsisinungaling siya! Siyempre naman. Magaling ka, bata. Ang galing mong gumawa ng story. Kung hindi man ako tanghalin bilang pinuno, ano makukuha ko kung papaslangin ko kayo lahat? Nakita niyo naman, narito lahat ang pinakakilalang tao kasama na si Don Salvador. Kung papasangin ko kayo lahat, langit man o impyerno, hindi tatanggapin ang aking kaluluwa. Meron ka bang pwedeng puntahan? Nakasama kong Prinsesa Mingyu sa isang lugar na aming inimbestigahan. Sa lugar na yon, dahil sa akin na amoy, walang tigil ang aking pagbahing. At nalaman kong marami nakaimbak na pulbura doon tulad ng nadiskubri ko rito. Nung nasunog yung tatlong biktima, wala rin akong tigil sa pagbahing. Anong kinalaman nun? Sa pinuno ng kasabiwer. Kaya ako nahuli kanina. May ginawa ko. Pinilit kong buksan ang bombang pag-aari ng Heaven's Gate na nakuha namin mula sa lugar na yon. At nagawa ko naman. Ang laman ng bomba ay kahintulad ng pulbos na pinakita ko kanina. Hindi na ako nagulat dahil inaasahan ko na yon. Yun din ang pulbura narito sa viewer. Sa madaling salita, si Don Adolfo, pagkatapos isagawa ang bala, napaslangin tayong lahat ay sasanib sa Heaven's Gate gan. Ang mahal niyong pinuno ay hindi lang dito pinuno ng viewer, kundi alagad ng Heaven's Gate gan. Papa! Sino maniniwala sa isang traitor na tulad mo? Walang katotohanan niyan! Don Adolfo, may katwiran si Charlie. Kahit gaano pa kahirap paniwalaan at intindihin ang kanyang mga sinasabi, may katuturan ang kanyang mga paliwanag. Magpapaliwanag ako. Gumaganti lang sa akin ang tao yan. Gusto niya sirayan ang pagkatao ko. Hindi ako sasanib sa Heaven's Gate. At lalo hindi ako alagad ng mga yon. Ikinagkalang akong tao. Gumaganti lang si Charlie dahil pinatalsik ko siya dito sa Casa Viewer. Masama ang loob niya sa akin. Kaya sinisira niya ako. Hindi niyo siya dapat paniwalaan! Aminin mo na! Huwag mo sabihin na duduwag ka! Tama na yan! Kung hindi ako nagkakamali, yan ang hudyat mo sa'yo mga kasama! Hey! Huh?
Ang galing ko! Nasaan siya? Don Adolfo! Don Adolfo! Huwag ka dyan! Ayos ka lang ba? Bianca, alam kong wala ka dito kinilaman, kaya hindi ka dapat panghinaan na loob. Kailangan mong proteksyon lang ng iyong sarili. Gigi! Bumangon ka! Gumising ka! Ikaw pala ang pumatay kay Bernie! Ako nga at wala nang iba pa. Ngayon ikaw naman ang isusunod ko! Ako nang bahala sa kanya! Gigi! Gumising ka, utang na loob! Wala siyang malay. Wala nalapit! Don Adolfo, umalis ka na! Papa! Hawakan niyo siya! Kahit patayin mo ako, hindi ka makakatakas dahil pare-pareho tayo mamamatay! Lakso na hangin! Humanda kayong lahat! Tumigil kayo sa pagkilos at umupo kayong lahat! Huwag niyo aksahin ang inyong lakas! Gigi! Gumising ka! Gumising ka naman! Mas delikado lagay niya sa atin! Gigi! Salamat. Ano ka ngayon? Akala mo maiisahan mo kami? Pinagplanuhan namin ito ng maigi. Hindi lang dalawa ang aming plano. Tatlo ang patibong namin! Akala niyo siguro makakatakas kayo? Ito na ang magiging libingan natin! Kahit kaano kayo kagaling sa Kung Fu, wala na kayong takas! Sinadya talaga namin yan! Para sa inyo lahat! At kung nakikita nyo lang ang mga itsura ninyo, nakakatawa ko yung lahat! Sana nakarating
kaagad ang prinsesa. Miji. Kamahalan. Bilis, umalis ka na. Pero kamahalan. Ngayon na. Masusunod po. Kakaiba talaga ang prinsesa ng palasyo, Mingyu. Lumabas ka kung matapang ka. Magpakita ka. Yan lang ba ang kakayahan niyong tatlo? Akala niyo ba matatalo niyo ako? Hindi lang kami tatalo sa iyo. May isa pa kaming kasama. Narito ang aming master. Ang master niyo narito? Muli na naman tayo nagkita, Prinsesa Mingyu. Ikaw lang pala. Don Renato. Hindi ka nagkakamali. Ako nga, Mingyu. Akala ko patay ka na. Pero nakaligtas ka pa pala. Alam mo namang ang masamang damo ay matagal mapatay. Ang mga hindi inaasahang mamatay ay nauna pa sa atin. Si Feng Wu at si Feiyu. 20 taon na ang nakakaraan nung mangyari yun. Hindi nila alam. Pinag-aralan ko ang kanilang bawat pagkilos at pakikipaglaban para magapiko sila. Binago ko ang aking estilo. Ang Tong Ying Kung Fu ay noon pa lang nila nakita. Kaya alam ko, mananalo ko sa aming labanan nung nagtagpo ang aming mga landas. Katulad na lang ng nararamdaman kong lakas ngayon. Kulang pa ang kaalaman mo para ako talunin. Tama ka, prinsesa. Kaya pinalawa ko ang aking kaalaman sa Kung Fu. 15 taon ang ginugol ko para maitatag ang Heaven's Gate. Isasamahan na pupuksa sa mga tulad mo. Hindi ako interesado sa gusto mong makamit. Sayang naman. Gusto ko pa namang ipagmalaki ang nakamtan at nagawa ng aking samahan. Ikaw lang ang hahatlang sa aking mithi. Ikaw ang malaking sagabal. Kaya tatapusin na kita. Ngayon natin makikita kung sino ang magaling. Kaya iniimbitahan kita ngayon makipaglaban. Ingat kayo. Bilko! Papa! Ba't ako halin mo ako? Papa! Papa! Mamahal kong anak. Maniwala ka sa akin. Ginawa ko lahat para may pagmalaki mo ko bilang ama. Papa! Hindi mo ako maaaring iwan. Huwag niyo akong iwan, Papa! Huwag ka mag-alala. Mahal kita, anak. Palagi mo yan tatandaan. Ginawa ko ito para sa atin. Dahil gusto ko makita malaya ka. Kahit walang saysay ang ginawa ko paghihirap. Kahit iniwan na tayo ng iba at itinakwil na lahat. Opo, Papa. Kung gusto niyo, lalayo tayo dito. Pupunta tayo sa ibang lugar. Sa lugar na walang makakakilala sa atin, kung saan mabubuhay tayo ng payapa at tahimik. Oo, anak. Napakabuti ng iyong puso, Bianca. Papa! Papa! Kailangan na nating umalis. Baka mabutan ka pa nila.
Oo, pero sandali lang lang. May gagawin pa ako isang bagay para makompleto ang misyon. Dito ka lang. Huwag kang aalis dyan. Papa! Akala siguro nila makakataka sila sa aking kapangyarihan. Hindi na sayang ang pagod yung paghihintay. Master, hayaan niyong tulungan namin kayo. Huwag na. Mas kakailanganin yung lakas niyo. Ganito kalakas ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ng maraming taon. Master? Master! Bakit ho? Tumabi kayo, tabi! Tumabi kayo! Dali! Ah.
Salamat sa pagligtas mo sa amin. Walang ano man. Karangalan kong makatulong. Bakit? Madam! Madam! Napakagaling mo, Master. Natalo mo ang kalaban. Kakaiba talaga ang lakas ni Prinsesa Mingyu. Kahit nagkaroon siya ng pinsala, malakas pa rin siya. Mabuti na lang at napuruhan natin siya noon. Kaya madali natin siya magagapi. Pero kailangan pa rin nating magingat. Master, ang alagad ni Mingyu kanina pa dito sa atin nakamasid. Gusto niyo po bang ilipid ko siya? Pabayaan niyo siya. Kailangan natin ng taong magbabalita. Nanapas lang ko na si Mingyu at wala na siya sa ating landas. Kailangan malaman ng lahat na ako ang tumapos sa buhay niya. Masusunod po, Master. Kapag natapos ko ito, ibibigay ko kay Mingyu. Baka dahil dito, maniwala siya. Seryoso ko sa aking piling. Kayo lang pala. Tabi dyan! Don Adolfo, wala kang karapatang paalisin kami. Huh? At bakit wala? Alagad kayo ng Heaven's Gate. Ako ang Black Knight ng Heaven's Gate. Ako ang White Knight. White Knight? Anak ka na Master, hindi ba? Tama ka. Sumali kami sa viewer. Sa utos ng Master namin bantayan ka. Kamatayan ng parusa pag nagkamali ka. Kaya naniningil kami. Kahit hindi ko nakuha ang posisyon sa pagkapinuno, napas lang ko naman ang lahat ng tao sa martial arts. Yan ang aking pinakatagumpay. Kung talaga napas lang mo sila, kamay at binti mo lang ang kukunin ko sa'yo. Sinungaling ka. Hindi ka naman nagugi. Hindi ako sinungaling! Pangahas ka! Tapusin siya! Don Adolfo, ano nangyari? Kari, kayo ang may kasalanan. Kayo ni Charlie ang sumira sa plano ko sa viewer! Hindi mo pa siya hinayaang mabuhay kasama ako!
Wala akong kasalanan. Hindi ako pupas lang. Hindi ko yun magagawa. Nagkakamali ka. Wala akong kasalanan. Yaka, umalis ka na rito! Bilisan mo! Ay, siya! Bilis! Bilis! May araw ka rin, Gary. Babalikan kita! Tumabi ka dyan! Mahabulin namin siya! Ano kailangan niyo sa kanya? Wala naman siya kasalanan sa inyo! O niyo siya pasinin! Tayo na! Tara! Ano nangyari? Lahat na ng gamot, binigay ko na. Pero hindi yung tumalab sa kanya. Ano gagawin ko? Ayoko mawala siya. Hindi siya mawawala. Humanap tayo ng ibang paraan. Kailangan natin ng gamot. Makakatulong yun sa kanya. Ipaanap mo si Dr. Chan. Tawagin niyo si Dr. Chan. Hinanap na namin siya pero hindi namin siya makita. Ano ba kayo? Wala na bang ibang paraan? Don Ramon, Boss Charlie, Boss Gary, yung babaeng sumagip sa atin kanina, gising na siya. Gusto kayo makita. Ayoko. Hindi ko siya iiwan. Sige na anak, pumunta na kayo. Ako na ang magbabantay sa kanya. Huwag ka mag-alala. Babantayin namin siyang dalawa. Kung magbabantay ka dito, wala kayong magagawa. Makabubuting umalis ka muna. Babalik agad ako. Dito po ang daan. Siya nga pala. Kumusta na si Don Salvador? Ayos na ba siya? Maayos na ngayon ang kanyang pakiramdam. Talaga? Maayos na siya. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili para tulungan ang iba. Karangalan ang tumulong. Ano nangyari doon sa babae? Ang sabi nila, matagal na itong may sakit. Kausapin, di binibigyan pansin sang ihip ng hangin ang nagbulong ng pag-ibig. Di man narinig ang puso ko'y sadyang naglalambing. Di mo lang napapansin, ikaw lang ang tanging mahal. Asahan sa'yo ay tapat kahit man sabihin nila, hindi na magbabago. Pag-ibig ko'y sayong sayo. Pilitin mang limutin ka, pag-ibig di mag-iiba. Ikaw ang tanging mahal na nagbigay kulay sa aking buhay. Saya wala nang papantay. Puso ko man ay nalulunod na sa pagkukunwari lamang ang lahat ng ito. Ang nais talaga mangyari ng inyong master ay tanghalin siya pinakamataas na pinuno para sa kanyang pansariling kapakanan. Kaya nga lang, sa oras na hindi maiiwasan magkaroon ng problema, may gagawin siyang masama. Magugulat na lang tayo dahil papaslangin niya tayong lahat pagkatapos niya makatakas. At tayo, pasasabugin niya. Sa isang iglap, magiging abutahin lahat. Isang masaklap na katapusan. Yan ang igaganti sa atin ng mahal niyong si Don Adolfo. Papa, magsalita ka naman! Sabihin mo sa kanilang lahat na nagsisinungaling siya! Siyempre naman. Magaling ka, bata. Ang galing mong gumawa ng story, ha? Kung hindi man ako tanghalin bilang pinuno, ano makukuha ko kung papaslangin ko kayo lahat? Nakita niyo naman.
Narito lahat ang pinakakilalang tao. Kasama na si Don Salvador. Kung papasangin ko kayo lahat, langit man o impyerno, hindi tatanggapin ang aking kaluluwa. Meron ka bang pwedeng puntahan? Nakasama kong Prinsesa Mingyu sa isang lugar na aming inimbestigahan. Sa lugar na yon, dahil sa akin na amoy, walang tigil ang aking pagbahing. At nalaman kong marami nakaimbak na pulbura doon tulad ng nadiskubri ko rito. Nung nasunog yung tatlong biktima, wala rin akong tigil sa pagbahing. Anong kinalaman nun? Sa pinuno ng kasabiwer? Kaya ako nahuli kanina. May ginawa ko. Pinilit kong buksan ang bombang pag-aari ng Heaven's Gate na nakuha namin mula sa lugar na yon. At nagawa ko naman. Ang laman ng bomba ay kahintulad ng pulbus na pinakita ko kanina. Hindi na ako nagulat. Dahil inaasahan ko na yon. Yun din ang pulbura narito sa viewer. Sa madaling salita, si Don Adolfo, pagkatapos isagawa ang bala, napaslangin tayong lahat, ay sasanib sa Heaven's Gate gun. Ang mahal niyong pinuno ay hindi lang dito pinuno ng viewer, kundi alagad ng Heaven's Gate gun. Papa! Sino maniniwala sa isang traitor na tulad? Mga asawa. Pero alam namin na marami pa kami mga pagsubok na dapat malagpasan. At para maisalba ang lahi ng mga Feng, napilitan akong ipamigay ang aking anak. Halika rito, dali! Bata! Binigay ko ang aking anak sa isang simpleng pamilya sa gubat dahil alam ko na magiging mas ligtas siya sa mapanirang kamay ni Don Renato. Ang mag-asawa niya, ang kinalakihan mong apat ina. Masakit man sa aking damdamin, kinakailangan ko yung gawin. Ilang taon ako nagtiis na hindi ka puntahan. Dahil takot akong may makaalam sa iyong kinaroroonan. Kahit anong mangyari, ako pa rin ang iyong ina. Kahit alam kong lumalala na ang aking karamdaman. At bilang na ang araw ko, pinilit ko pa rin puntahan ka sa gubat. Kaya lang, hindi na kita naabutan. Natakot ako. Akala ko napaslang ka na nila. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Nagtanong-tanong ako at hinanap kita. Hanggang makarating ako dito sa bayan ng viewer. Naglakbay ako ng malayo. Nagbabaka sakaling makita ka bago man lang ako pumanaw. At kilalanin mo ako bilang yung tunay na ina. Tawagin mo bilang ina. Yan lang ang aking hiling. Natawagin mo akong ina. At matawag kitang aking anak. Kay tagal ko itong hinintay. Ang makita ka, anak. At makasama sa huling sandali ng aking buhay. Aking ina. Salamat, anak. Pinaligaya mo ako ngayong araw na to. Maaari na ako pumalaw ng maligaya. Paumanhin. Ano na nangyari sa asawa ni Fei Yu? Ay, umupo kayo. Magpahinga ka na. Hanggang sa huli kong hininga, kailangan makilala mo yung kapatid. Sino ang kapatid niya? Nasaan ang kapatid niya?
siya. Siya ang iyong nawawalang kapatid. Ako? Pero imposible yan. Papa, paano nangyari yun? Anak niyo ako, hindi ba? Bakit niya sinabi magkapatid kami? Hayaan mo siya na lang magsabi sa'yo. Nag-usap kami na magkikita ng iyong ina sa templo. Pero nagkahiwalay kami. At sa awa ng Diyos, nakaligtas siya sa disgrasya, pero matindi ang kanya naging pinsala. Ngunit nagawa pa rin niya makapaglakbay patungong Longyang Town. Nagpahinga siya sa templo, at doon niya natagpuan ang kinikilala mo ngayong magulang. Narinig niya sila na nagdarasal, humihiling na magkaroon ng anak. Makapangyarihan Diyos ng awa. Ilang taon na rin kaming kasal ng aking asawa. Hanggang ngayon wala pa rin kaming anak. Pinagtatawanan na kami ng madla. Dahil ang aking asawa, nahihirapan siyang bigyan ako ng anak. Kaparusahan ba ito sa amin? Dahil sa kanyang kabuhayan, kumikita siya sa maruming paraan. Pero mabuti naman po ang kanyang kalooban. Binabalik naman niya ang pera. Kapag alam niyang nangangailangan ng pera ang mga taong naglalaro sa kanya, kaya dinggin niya po sana ang kahilingan naming magkaroon ng anak nang makumpleto na ang aming pamilya. Alam ko pong kaya nitong ibigay sa amin. Nananalig kami sa inyo. Dinggin niyo ang aming dasal. Tingnan mo, sinagot niya ang ating kahilingan. Maraming salamat. Salamat po. Hindi po kayo magsisisi. Maraming po salamat. Aalagaan po namin siya. Halika na. Napakaganda niya. Pumasok ko na. Masakit sa kanya pero kinakailangan niyang gawin yun. Dahil alam niyang malapit na rin siyang bawian ng buhay. Pero nakuha pa rin niya magkita kahit ikuwento ang lahat. Sinabi niya kung saan kita matatagpuan. Pagkatapos noon, pumanaw na siya. At yun ang buong katotohanan. Inay, magpahinga ka na. Charlie, ito ang inyong kapalaran. Anak ka
nandakilan sa venue. Kamukhang kamukha ka niya. Totoo ba yun? Totoo ang lahat ng kanyang mga sinabi kanina. Sagot ka sa aming panalangin. Natagpuan ka namin ng iyong mama sa harapan ng aming bahay. Kung ganun pala, kayo ang kampal ng tadhana. Nakatakda ang inyong tadhana. Kayo ang hahalili sa inyong ama. Kaya anak, mag-iingat ka palagi. Huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Sundin mo kung ano ang nasa iyong puso. Dahil ituturo ka niya sa tamang landas ng buhay. Inay, ayos ka lang ba? Gary, Charlie, makinig kayong mabuti sa akin. Opo. Kayo ang mga anak ng dakilang mandirigmang sina Fengu at Feiyu. Nasa kapalaran ninyo ang ipagpatuloy ang kanilang mga adikain at gawing ligtas ang mundo ng Kung Fu. Kayo ang mga kambal ng tadhana. Tungkulin niyong iligtas ang mundo laban sa kasamaan. Laban sa kapangyarihang itim ng Heaven's Gate Gang. Naiintindihan niyo ba? Sumagot kayo. Ginoong Salvador, gabayan niyo sila. Ituro niyo sa kanila ang kapangyarihan ng Kung Fu. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Mga anak, halika. Lumapit kayo sa akin. Hayaan niyong tignan ko kayo. Anak, magpapakabait ka. Huwag mo sana akong kalilimutan. Saka, mahalin mo ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Inay? Bakit po, Inay? Papa, hindi ako makapaniwala. Hindi pala kayo ang tunay kong ama. Charlie, gumising na si Gigi! Talaga? Maiwan ko muna kayo. Gigi! Gigi, mabuti naman maayos ka na. Kita niyo na, sinabi ko na sa inyong kaya niya. Matibay yata ang babaeng ito. Malakas sa kanya resistensya. Lalagyan kita ng magic sa kamay para lalo akong gumaling. O yan, okay na. Ikaw talaga nahalata tuloy na may gusto ka sa akin. Huwag mong halikan lang yung kamay. Pwede naman kitang halikan eh. Pero gagawin ko lang yan kapag magaling ka na. Pwede ba huwag mo na siyang biruin? Gigi! Huwag mo ko takutin, Gigi! Sumugod ka naman! Tumawag kayo ng doktor! Ano bang tinatayo-tayo nyo? Gigi! Hindi na ako makapaghintay pa! Gusto ko na agad makakita ang prinsesa! Ako rin! Gusto ko siya makita! Kung hindi niyo papakita, gigibayin natin ito! Hindi magpapatuloy ang layuning ito kung hindi dahil sa aking kakayahan. At siyempre dahil din meron akong pambayan. Hindi ba? Para malaman nyo, pinadala ko ng kalangitan para kayo pakinggan, hindi para kaibigan. Bakit kami maniniwala sa inyo? Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Pagmasdan mo na lang mga tao sa labas. Kung ayaw niyo akong harapin, sila ang makakaharap ninyo. Sa kanila rin kayo dapat managot. Dapat magtagumpay ang misyon namin. Sa pagkakataong ito, walang puwang ang pagkakamali. Sige nga, paano natin gagawin? Alam mo namang maraming nakapaligid sa kanya. Tulad ni Gary at Charlie. Wala akong pakialam. Kahit sila ba ang dakilang mandirigma,
Lalabanan ko sila. Ako yata ang dakilang White Knight. Kung gusto mong protektahan ko si Bianca, kailangan tulungan mo ko. Kailangan mong dalhin sa akin ang prinsesa. Kung hindi, si Bianca naman ang malalagay sa alangan. Gary, patawad. Di ko papabayaan si Bianca. Lalim, hindi mo lang napapansin. Ikaw lang.